go. Good morning mga kahabi. Dito no, pakikita ko sa inyo bakit bumubula. Kasi may mga questions sa atin yung ating mga kohabies na, well, ito baka dahil sa ginawa mo, yung dumi ibabalik niya rin. Kasi kung mapapansin niyo no, dito sa motor natin na to, dito rin ang galing yung ating wave maker sa umikot, ano, ganun. Tapos pumunta doon. Pero ang tanong, ano ba yung cause bakit siya bumubula? Bakit tayo nagkaroon ng microbubbles? So ganito po yan, ano, yan, kung mapapansin niyo po yung ating bula, ano, yan po ay epekto, yan po ay epekto ng ating pagsasala. So ibig sabihin, naglagay si Kuya Lito dyan ng panala. So kasi alam ko na later itatanong niyo kung bakit baka yung dumi iikot lang, di ba? Yun yung ano talagang, yun din yung ina-anticipate ko yung tanong nyo na yun kasi dahil sa ginawa natin. Dito pakikita ko sa inyo ang sikreto, no? Kung bakit ganun. So, tutok mo dito tayo. Ayan, kung makikita nyo yan, ganyan, ano? At tatanggalin ko to sa itong ating hose dito para maintindihan nyo at makita nyo yung sikretong ginawa ni Kuya dito dyan. Ayan. Dalawa ito. Actually, yung ginawa ni Kuya dito, hindi lang dito. Doon sa entrance, yung mismong ano, sa mismong tee, naglagay din tayo ng ganito. So, tingnan niyo to, yung loob nito. Ayun, kung makikita niyo 'yan, may strainer 'yan sa loob. Ayun, kita? Ayun. Okay, may strainer 'yan sa loob. So, hindi lang 'yan. So, itong tubo natin dito, itong dalawa na to, matigas. May strainer din to sa loob. So, ayan. Ayan. So, yun yun. So, kaya yung naging effect niya, yung bula pa na yan, ayan, may nakikita pa rin kayong bula. Kasi, sa entrance nito, dito po, dito sa entrance nito, sa tin natin na yan, sa tin natin na yan, meron din tayong ganito. Meron din tayong strainer dyan na dalawa. Kaya dito pa lang po sa dalawa na to, masasalaan niya na yung dumi. So, kung magstay man yung matagal na dumi dito, later, ang mangyayari po dyan, yan lang po ang lilinisin nyo rin. Then, FYI, ano, dun sa mga gusto mag DIY, especially, kapag po yung tubo natin maskip naman sa loob, huwag nyo na po lagyan ng, ano, ng PVC cement. Kasi, sa sobrang tagal po ng ating mga tubo, sooner or later, magkakaroon po ito ng sebo sa loob. So, yun po yung cost. Kaya pag may mga dumadalaw sa akin dito, sinasabi ko sa kanila, kapag yung tubo mo nasa loob at masikip naman, huwag na kayo maglagay ng cement. Kasi katulad nito, no? Natanggal ko siya, nakita nyo may mga strainer sa loob to. Kaya ito yung cost kung bakit siya nagbubula dito nga sa atin, kaya siya nagaganon. Dahil nga, pinino natin yung labas at the same time sinala natin yung dumi. Kaya ito po, ibabalik natin, ano? Yan. So malakas ang bula kasi nandun lang tayo sa dulo. Yan. Yan. Kasi nga dun pa lang, kapag ordinary yung tubo lang po ang ginawa natin, hindi siya magkakaroon ng ganyang effect. So dito ibabalik ko lang yung ating tinanggal kasi ikakabit natin doon ulit para mapino. Kasi pag ganyan po, sobrang ano, sobrang lakas at hindi pino yung ating bula na nakikita. Yung bula na yan, ano, yung bula natin na yan, yan po ay combination din. Hindi po lalabas yung bula kapag wala po kayong skimmer. So, ito pong skimmer natin kasi dito, alam nyo, nakakahinga siya rito eh. So, pumapasok ang hangin din dyan. Pag ito po ay tinanggal natin, hindi rin po yan bubula. Ayan, tatanggalin ko po. Ano. Ayan. So, makikita nyo, nawala yung bula. Opo. So, yung nagkukos po ng bula kasi nakakahinga siya dito sa ating skimmer. So, ito po ano, ikakabit ko uli. Pag kinabit ko po itong ating bottom end skimmer na to,
Ayun, lalabas po uli yung bula niya kasi makakahinga siya sa ibabaw. So, ayan. Tignan niyo po ito. Ayan, so nakakahinga po siya sa ibabaw. Kaya, yun po yung nagkukos. Ayan, makikita niyo sa lugar na to. Pinong-pino. Ayan. Kaya, kapag kayo po ay gumawa, kailangan niyo rin po ng surface and bottom para ma-reach niyo yung bula na gusto niyo makita. Ayan po. Ayan. Ayan po. Kaya yan, may certain level po ng tubig. So kapag po nakagitna kayo, maganda ang bula. Pag tumaas po naman kayo sa skimmer natin, medyo napipino na yung bula niya. So yun lang po yun. So hoping mga kahabi, ano, itong ating pinag-usapan ngayon ay nabigyan natin ng kasagutan yung mga nagtatanong sa atin kung paano tayo gumawa ng ating microbubbles at kung paano siya nangyari. Nang wala tayong aerator na ginagamit o wala tayong air pump na ginagamit. So magandang buhay at hoping ma-enjoy nyo yung ating mga DIY. At sana po patuloy nyo supportahan si Kuya Lito sa ating mga ginagawa. Salamat at magandang buhay po sa inyo lahat.